economy will improve, our country would be better off in the next 5 years. And eventually, ho, na karoon ng kapayapaan at ang ekonomiya sa dalaho at makauwi tayo dito. Maybe it is not coming immediately. It's a long shot. Somehow, dadasal tayo na maayos itong bayan natin. The economy, really. Hanggang kailan magpapatuloy ang mga kaguluhan sa ating bayan na kinamulatan? Hindi na ba matatapos ang mga patayan na kawan at mga kasakiman? Hindi nyo ba nadidinig ang mga bawat hinaing kahirapan ng Pinas? Halos lahat dinadaing. Akala ko ba pagbabago, bakit lalong gumulo ang sistemang bayan ko mula nang ikay umupo? Oo, marami kang nabago, tinanggal lahat ng bisyo, maging ang bilihin na bago muna din ang presyo. Sayo ang rekta ng halos milyong-milyong mamiso, mapagpanggap matalino, di naman totoo. Mga kurap, lalo nyo lang nilulubog ang Pilipinas. Gusto nyo ay sa inyo na lang, nang sa inyo ang bukas. Paano na ang mga taong nasa inyong paligid kung ang umiira lang ay ang utak nyo makikitid? Walang pag-asang umasenso ang bansang ito. Kung may umasenso man ay walang iba kundi kayo. Hanggang kailan pa ba kayo sa amin magpapahirap? Nasaan pa ba yung perpekto kung hinahanap? Tipong handang iangat ang bansang to sa pagkahirap, yung mismong totoo at lalong di balik harap. Marahil sa ngayon, marami na rin nagising dahil sa pamamalakad yung di maganda ang dating. Ultimo ang ibang tao, ginagaya na kayo, sinusundan ang bakas ng mga pangdaraya nyo. Mahirap din silang sisihin buhat ng kahirapan, dahil ako sila ay biktima ng kasamaan. Marami nang namamatay na di mabigyan ng hustisya, mga insenteng kabataan na walang alam sa droga, tulad ni Kian De Los Santos na isa sa biktima. Tingin mo ba ay tama pa ang batas sa iyong mata? Nais ko lamang ilahad ang aking saloobin. Nahihirapan na kasi akong ito ay kimkimin. Di po ako nagpapasikat o kayo'y sinisiraan. Gusto ko lang maayos ang ating magulo na bayan. Gusto ko lang maayos ang ating magulo na bayan. Hanggang kailan magpapasikat?